What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Let's King nga pala. And for today's video, pag-uusapan natin kung ano yung mga basic movements ng calisthenics. So, syempre, basic movements natin, pushing and pulling exercises. Pero meron tayong mga different variation para magawa natin yung from easy level to intermediate level to advanced and kung mas mahirap pa yung pwede natin gawin. So yun guys, makakapag-workout tayo ng calisthenics with minimum equipments lang. So kailangan natin ng chair para sa dips. So yung mga chair na yun, matatagpuan natin sa bahay. Siyempre, kahit saan bahay, meron tayong upuan guys. So pangalawa, kung may baras ka, yun yung bones doon. Kasi magagawa na natin yung pulling exercise, magagawa pa natin yung pushing exercise. Pero kung wala tayong chairs, makakapag-calisthenics pa rin tayo. Bakit? Pwede tayo mag-push-ups. Pwede natin gumagawin yung straight arm plank. So mga ginagawa ng easy level. Yan, explain ko sa inyo mamaya, pag-usapan natin yan. So, pero bago pala yan guys, I would like to thank Kick Your Head Up for this Suave jersey. Sobrang solid guys. May mention ko yung page nila. Kung gusto nyo makuha ng ganitong jersey, madali lang yon. Check nyo yung page mamaya. Tapos DM nyo sila. Yan, abangan. Salamat ulit, Kick Your Head Up. O yun, kita-kita tayo sa labas. So yun guys, andito tayo sa labas. Sobrang ganda ng panahon. Ito yung tamang araw para mag-workout tayo, para magbatak guys. So yun, explain ko sa inyo. Andito na tayo. Meron tayong upuan na pwedeng gamitin para makapag-workout. By the way guys, yung video ko kahapon, sobrang hassle, na-delete ko. So kailangan kong ulitin to para hindi ako mapahiya, hindi ko kayo mapahiya. Na gagawin pa rin natin tong basic calisthenics 101. Pero mas detalyado ngayon guys, syempre. So, upuan, kailangan natin yan para sa push-up. So, yan, check this out. So kung hindi ka pa nakapag-push-up ng proper, kailangan mo itong gamitin. Tapos, tignan mo yung form ko dito. Ito yung from easy level, incline push-up. So, calisthenics 101, incline push-ups. So yun guys, so yun yung pwedeng gawin. Tapos dapat naka-core tight ka, yung chest mo malapit sa edge ng upuan na to. So para mas makita mo, yan. Yan, tinanggal ko na yung shirt ko guys para mas kita mo yung form natin. So from here, yung chest papunta sa edge. Let's go. Engage your core. Core tight, dapat lock elbows. Tapos yung chest nga, tumatama sa edge. And then, squeeze glutes. Let's go! So, yun yung mga basic natin i-correct dyan. So, hindi pwedeng nakababa yan. Hindi pwedeng sobrang taas. Dapat pantay lang. Madali lang yon. Sabihan nyo ako. Okay. So yung next na gagawin natin, ano pa ba yung pwedeng gawin dito? So, kayo na bahala kung ilang reps yung ibibigay nyo. Basta, si Reps King, ginaguide lang kayo para nababaflex ako. So, si Reps King, ginaguide kayo para gawin nyo yung tamang workout. Kasi, especially guys, mention ko yung Philippine Calisthenics Society. So, lagi akong tinatanong dyan, ang dami kong kinokorrect ng form. So, minsan, nakakaasar kasi, paano ba yung gagawin ko dito? So, magsisend ng picture. Siyempre, ngayon medyo lagi na akong nakakakita ng mga ganong post. Kinokorrect ko sila. So, instead of picture yung i-post nyo, dapat mag-post kayo ng progression nyo guys. Tsaka, iwasan natin yung mga maling movement. So, ang dami kasi ngayon guys na akala nila, porket nag-calisthenics na sila, coach na sila. So, yun. Ako, former coach ako, alam nyo yan. Pero hindi ko binubuot yung sarili ko na isa akong magaling na coach. Lahat tayo natututo, may progression step by step. Yan, saludo ko sa mga mentor ko. Alam nyo kung sino kayo, di ko na kayo i-mention. Sobrang saludo ko sa'yo. Yeah? So ito, dips guys. Easy version dips, naka-bend yung knees. Back, malapit sa edge ng upuan. So bend your elbows, 90 degrees, push. Lock elbows, ay bend your elbows, lock. Bend, 90 degrees, lock. So yun lang, tuloy-tuloy lang. Regular bench dips or chair dips, kasi chair yung gamit natin. So, pag extra advanced, straight legs lang. So from here, bend, push.
And that's it. Nagdi-dips na tayo sa chair na to. Sa English, papakita ko pa sa inyo yung mas advanced level. So, huwag kayong aalis. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ko na para road to redskin tayo. Let's go! So, yun guys, andito tayo ulit. Check ko itong next na gagawin natin. Medyo mahangin, adjust lang natin ng konti para hindi tayo magulo. Okay, so yan. Gagawin din natin ibang klase ng upuan. Mas matibay ito guys. Subukan natin dito mag negative dips tsaka parallel dips. Tara, samahan nyo ako. Ito. So from here, lock elbows 90 degrees. Tapak. Okay. From here, from the start, control down slowly. Pag 90 degrees na elbows mo, yun yung time para tumapak. Reset. So yun si negatives. Again. O yun. At ginagawa ko na si negatives guys. So check this out. Ito yung dips talaga na lagi nating ginagawa. So adjust lang natin. Para sa mga intermediate advanced, para sa mga mahilig mag-routine ng reps and set, ito na yun, dips. Proper form. From here, lock elbows, down. 90 degrees push. So yun guys, at ginagawa na natin yung dips na yun. So, paano pag wala tayong upuan? Paano kung on the spot? Marami tayong pwedeng gawin. So, push up tayo sa baba. Basic movements. Same, core tight. Squeeze glutes. Tapos, shoulders apart yung kamay. Push. While doing push-ups, inhale, exhale, okay? So, yun yung pinakamaganda. Humihinga tayo habang nag-work. Pangalawa, pagkaya mo naman yung push-ups, why not? From here, lock elbows. Down. Push. That's it. Other angle para makita mo yung form. Okay? So, uulitin ko sa inyo guys, dapat maayos yung form nyo. Hindi pwedeng nakababayan. Hindi pwedeng half rep. Hindi pwedeng sobrang taas ng pwet. Alright, so yun yung pwedeng gawin kahit wala kayong equipments, kahit nasa floor ka lang. Okay, so let's continue, madalian lang to. So ano pa yung pwedeng gawin sa floor? Pwede tayo mag-straight arm plank, pivot take, shoulder taps. Pwede rin natin gawin guys, para meron tayong twist, importante to, reverse plank yun siya. Okay? Bakit importante yung twist movements natin? Kasi tao tayo guys, three-dimensional yung movements natin. Meron tayong paharap, meron tayong pa-twist, meron tayong backward, basta kompleto yun, three-dimensional. So, lagi yung apply yung twist kahit konti lang. Okay? Kahit sa warm-up. And then, last floor exercise na pwede mo i-apply, pike push. So, ilan lang yan para sa mga basic workout na pinakita ko sa inyo. Pinakita ko sa inyo yung dips, different variation ng dips, different variation ng push-ups, kasi yun, taunting legs guys. So, check this out. Easy version, squats. Pangalawa, speed lunges. Yan. Then, other side. Next natin. Archer squats. Pwedeng alternating. Pwedeng one side. Ngayon, pangatlo. Shrimp squats. Okay? Basic pa rin yan. Pero mas advanced siya kaysa kay split lunge. So, pag gusto mo ng extra effort, pistol squats. So, check this out. Adjust natin ng konti.
Mirrors forward. So, ganun si pistol squats. Siyempre, kabilang leg, that i-balance niyan. Easy version ng pistol squats. Papakinabakan pa rin natin yung chair. From your start po, hands forward, toe side, stand tall. Down, stand tall. So, yun. Yun yung mga basic natin na para sa legs natin. Okay? Punta naman tayo sa baras natin dyan, mga kabaras. So, ayan yung baras ko. Okay. So, ayun guys. So, papakita ko lang sa inyo. Hindi ako masyado magsasalita kasi malayo yung baras natin. Tsaka para mas detalyado, tignan nyo lang. So, gagawin ko dito. First, active hang. Paano tayo sumabit? Ano yun? Pronated grip. Pangalawa, active hang pero supinated grip. Yun. So, pag ganito, pronated. Pag ganito, supinated. So, may isa pa akong explain sa inyo. Regular grip, na nakaganyan, or neutral grip, or false grip. So, yun. Tignan nyo lang kayo na bahala mag-check kung ano ba yung ginamit ko na grip kasi yun din yung paborito kasi yun yung pinaka mas magandang grip na para sa akin. So, tignan nyo to. Gagawin ko dito. Active lang, tapos konting variation ng pull-ups para sa intermediate and advanced natin. So, yun guys ha. Inuulit ko intermediate and advanced kasi yun yung mga pwedeng gawin dyan. By the way, na-mention ko kanina, yung pushing na pwedeng gawin sa barra. So, tignan nyo rin. Sasama ko na rin yun. So, yun. Let's go. Yan. Tara. When I pull up, kakaibang atake na ka-set up. Lines kung unique, you could pick it up. I don't need to prove it, kill the beat is big enough. Tama ang kuto, buong na ako si Quad. Mga tenga mailap, nahuli sa isang idlap. Kahit saan makarating, ako ay kikislap. Yeah, goddamn, Crocs gang gang. XXB win-win. Sobrang busy mga CBD maring. Lakas ang speakers damahin, yeah. Lakas ang speakers damahin. So, tatlo lang yun sa nakita nyo guys. Apat pala. So, una natin, taghang tayo, neutral grip, active hang. Pangalawa, pinilitan natin ng grip to chin, supinated grip, active hang. Nag-chin ups tayo, tapos nag-pull ups tayo. So, check this out yung gagawin natin dito. Counting technique. So, yun. Mas madaling version yon ng typewriter pull-ups. Ang tawag doon, archer pull-up. So, check this out, typewriter. Yabang, ngayon nag-stepping pa. So yun, yun yung mga ginagawa dyan. Last natin, yung pinaliwalik ko nga sa inyo kanina, pushing sa baras. So palagay ko, kitang-kita naman to. Let's go, dips. Tapos pagkitaas ko mag-dips, muscle up. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. So yun guys, thank you for watching. Raps King, huwag kalimutan mag-subscribe. Hit ang like button. Tapos like nyo na rin yung page ko, ibubulong ko mamaya. So, shoutout nga pala sa kabaras ko dyan. Siyempre, Coach Arbil. Shoutout, magkikita tayo next time. Workout tayo, wasakan tayo ng reps. Kay ano, sa tropa ko dyan, Throttle X Pedals, kay LJ Del Carmen. So, hindi lang pag bumoto, pag bubike ginagawa niya, gumagawa rin siya ng baras. So, yun lang, thank you, kita-kita tayo sa next video. Go to Reps King. Yo, 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 yo. Mic check, mic check. Yeah, wait. Gumagana ba to? Gumagana ba tong mic, Mel? Gumagana. 10-9-6. Ako lang mo muna. Sing. Kagani mo.
ng tunog, tenga o nilabasan. Good shit, sige kung halatang nasarapan. Tapos tignan mo si Dan, fasting parang Ramadan. Damo yan, pare din ako niyan tinatalaban. Ginagawa ko lang yung mga gusto nila na gawin. Di ako pasaway, kaya wag nyo ko sawayin. Subukan mong tanungin yung mga nasa likod, kung familiar ba sila sa pangalang Kuya Good. Kuya Good, pwede ba ako sa'yo rumektan? Sabi nung kaibigan ang kaibigan ko na hasla. Hindi to basta-basta, mahirap maabot, mahirap makakulit.